nangyari sa buhay pag-ibig ng ating idol na si Francis na iniwan siya ng kanyang asawa. Ano nga ba ang malalim na rason kung bakit siya iniwan? Ipawala sa rest na parang hindi nahusgahan. Pilit mong inayos ang iyong mga kasiraan. At hirap na dinanas mo nung ikay napagbintangan. Pilit na binubuhay, lumipas na nakaraan. Ngunit talim ng pangil di sumugat sapagkat minulat, kinagulat, pagkalaglag ay nagalak. Dumami mga historyang di kontento sa sapat. Pero hindi pa rin tumigil, tinodo ang pagsapa. Binahagi ang lahat kahit sinangkot sa pangkat. Niyakap inaruga mga ahas bagong balak. Para sa bayan ng sintensya, ang sikmura ay gumana. Pati bayan na kalasag sa dibdib para sa hustisya. Layunin ko na naman dito yung makatulong. Hindi para makaperwisyo. Pero ganun talaga, tatanggapin ko yung persecution na walang problema. Magandang araw mga ka-historya at maligayang pagbabalik sa ating channel. Noong nakaraang video ay tinalakay natin ang tungkol sa buhay ni Francis Leo Marcos. Pero may mga missing information pa na hindi natin detalyadong nailahad sa ating video. Kaya naman gumawa ako ng panibagong video na mas updated kaysa sa naunang video. Kung hindi ka pa nakapanood ng unang bahagi ng ating video ay ilalagay ko ang link sa description para naman ay kahit papaano may kaunti kang kaalaman na makukuha tungkol sa kanya. Ipinaliwanag ko sa unang video ang mga magandang nagawa ng ating bida at ang kanyang malakas na impluensya. Sa video na ito, ilalahad ko din ang mga kontrobersya na ibinabato sa kanya at mga paninira na kasalukuyang kumakalat sa social media. Handa ka na bang magkaroon ng kaalaman tungkol sa bida natin ngayon? Kaya umpisahan na natin! Ngayon ay ilalahad ko na ang mga detalye na malamang hindi mo pa alam at ngayon mo lang din malalaman. Ang buong pangalan pala ni Sir Francis ay Francisco Leo Antonio Marcos. Sa unang video ay sinabi ko na ang edad ni Sir Francis ay nasa pagitan ng 34 taong gulang, pero ayon sa napakaraming relevant sources na ang araw ng kanyang kapanganakan ay September 29, 1979. Kung susumahin natin ang kanyang kasalukuyang edad ay 40 anyos na siya ngayon dahil nga ay Setyembre pa ang kanyang kaarawan bago siya mag-41. Alam nyo ba na si Francis Marcos ay isang kilalang negosyante, philanthropist at entrepreneur? May mga negosyo pala itong si Sir Francis at tatalakay natin mamaya kung paano siya nagsimula sa kanyang pagnenegosyo. Sa kabilang banda, ang buhay pag-ibig nitong ating bida ay hindi lingid sa nakararami dahil na rin sa mga larawan na kuha mula sa kanyang Facebook account. Noong nakaraang video ay wala pa tayong masyadong nakuhang impormasyon tungkol sa pangalan ng kanyang kabiyak sa buhay. Sa isang video na ibinahagi ng isang netizens, dito makikita na tinatawag ni Sir Francis ang pangalan ng kanyang partner. Kung pakikinggan ninyo ng mabuti, maririnig mo na tinatawag niyang Mayo ang kanyang kasamang babae o well masasabi natin kanyang asawa. Mayo, say hi! Ang buong pangalan ng kanyang asawa ay Mayo Yustakyo Murakami, isa siyang dating beauty queen mula sa Tokyo, Japan. May lahi pala nga punesa ang kanyang napakagandang asawa. Ang swerte naman ng ating bida dahil mayroon siyang asawa na sobrang ganda. Alam mo ba na si Idol Francis ay mahilig kumanta at magaling magitara? Makikita sa video na ito na naghaharana itong ating bida at ang awiting kanyang kinakanta ay inihandog niya sa kanyang kabiyak. Sino ba naman ang hindi kikiligin kapag may isang lalaki na naghaharana sa isang babae? Isa din ito ata sa dahilan kung paano napaibig ni Idol ang kanyang sinisinta. Sa kabilang dako, kahit na may mala fairytale tayong buhay pag-ibig, ay hindi natin maiiwasan na may mga pagdadaanan tayo sa buhay na sa isang iglap lang, ay bigla na lang tayong iiwan ng ating pinakamamahal na tao at napakasakit na parabang kinukurot o dinudurog ang iyong puso at damdamin. Tulad na lang ang nangyari sa buhay pag-ibig ng ating idol na si Francis na iniwan siya ng kanyang asawa. Ano nga ba ang malalim na rason kung bakit siya iniwan? Ibinahagi din ni Idol sa kanyang video na sa hindi inaasahang pagkakataon ay pinapili siya ng kanyang asawa. Alam naman natin na si Idol ay may magandang adhikain sa buhay at iyon ang pagtulong sa kapwa. Dahil nga ay marami ang natulungan ng ating bida at hindi niya nabibigyan ng sapat na panahon ang kanyang asawa, dumating sa punto na sinabihan siya ng kanyang asawa na sa kung ano ang kanyang pipiliin, ang asawa niya ba o ang kanyang ginagawa na pagtulong sa kapwa. Hindi na nagdadalawang isip itong si Idol na piliin ang pagtulong sa kapwa dahil nga naman ay ito ang kanyang ginagawa simula pa nang sila ay magkakilala.
Mapapabilib ka talaga sa kanyang ginawa dahil isinakripisyo niya ang buhay pag-ibig o sariling kapakanan para lamang sa ikabubuti at kapakanan din ng kanyang mga kababayan. Nasabi ko na rin kanina na si Idol Francis ay isang businessman at entrepreneur. Ano kaya ang kanyang negosyo at paano siya nagsimula? Ayon sa pananaliksik, ang kanyang ama ay isang negosyante, samantalang ang kanyang ina naman ay isang housewife. Wala pa tayong pagkakilanan masyado sa pangalan ng kanyang mga magulang, pero mayroong report na itong si Idol Francis Marcos ay pamangkin ni Fortuna Marcos Barba. Si Fortuna Marcos Barba ay kapatid ni dating President Ferdinand Marcos. May mga reports na kumakalat sa social media na ang totoong pangalan daw ni Francis Leo Marcos ay Norman Mangusil. Sa video na ipinalabas ng ating bida ay pinasinungalingan niya ito dahil noon pa man at maging sa kanyang kabataan ay Francis Leo Marcos na ang pangalan na kanyang ginamit. Dagdag pa ni Francis Leo na hindi niya kasalanan kung bakit yan ang pinangalan sa kanya. Ayon kay Francis Leo na noon pa man ay malaki na ang paghanga na kanyang nanay sa pamilyang Marcos o First Family, kung kaya siguro ay yan ang pinangalan sa kanya. Ang mensahe niya sa mga sumisira sa kanya ay tigilan na nila ang pagpapakalat ng maling impormasyon dahil hindi naman sila nakakatulong at hindi siya mapipigilan sa kanyang mga mabuting adhikain. Sinagot niya rin ang tanong kung may kaugnayan ba naman siya sa pamilyang Marcos. Ang kanyang naging pahayag ay simpleng privileged communication, pero wala siyang impormasyon na dapat ibulgar tungkol sa pamilyang Marcos. Dagdag pa niya na ang kanyang hangarin ay nagmula sa kanila. Ayon sa Investopedia, ang ibig sabihin ng privileged communication ay ang interaksyon sa dalawang partido kung saan itinuturing ng batas na pribado at protektadong relasyon. Ano man ang komunikasyon sa pagitan ng partido ay nananatiling confidential at hindi ito pinahihintulutan ng batas na ibunyag. Kahit ng pagbubunyag ng sinumang partido ay may kaukulang limitasyon. Nararapat na lamang na respetuhin natin kung anuman ang nasa pagitan ni Idol Francis at ng mga pamilyang Marcos. Pero naipahayag ng mga Marcos sa post ni Jolo Romualdez na pamangkin ni former Senator Bongbong Marcos na si Mr. Francis Marcos ay hindi related o walang kaugnayan sa kanila o sa kanilang pamilya. Ang ating bida ay lumaki sa Maynila at pagkatapos ng kanyang pag-aaral ay nagtayo siya ng kanyang negosyo. Naranasan niya ang maraming pagsubok sa pagtatayo ng kanyang sariling negosyo. Bago ang kanyang pagtatayo ng negosyo ay nagtrabaho muna siya sa isang kumpanya upang makakuha ng karanasan. Dahil sa sipag at determinasyon, naging co-founder siya ng kumpanyang Marcos Group of Companies at ayon na rin sa Facebook profile niya, siya ang CEO at chairman. Kapag ikaw ay mayroong group of companies, ibig sabihin nito ay marami kang mga investments at mga negosyo na hinahawakan. Dagdag pa ni Francis Leo na mayroon din siyang ibang pinagkakakitaan na hindi lingid sa kaalaman ng media. Bukod sa pagiging matagumpay na negosyante, isa din siyang philanthropist. Ang philanthropist ay isang tao na naghahanap upang itaguyod ang kapakanan ng iba, lalo na sa pagbibigay ng donasyon sa mabubuting dahilan. Alam naman natin na ang ating bida ay hindi tumigil sa pagtulong sa kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyon sa maraming charitable institutions, tulad na lamang ng pagbibigay ng ayuda sa mga apektado ng krisis at kalamidad. Nasabi na rin natin sa unang video na si Francis Leo ay chairman ng Volunteer Against Poverty Foundation. Ibig sabihin nito matagal na siyang tumutulong sa mga nangangailangan. Sa nakaraang video ay hinimay-himay natin ang dahilan ng kasikatan ni Idol Francis at ang kanyang mga kabutiang loob sa mga mahihirap. Tinalakay din natin kung bakit ganoon na lamang ang kanyang pagsisikap na matulungan ang ating kababayan sa gitna ng krisis at dahil na rin sa pinapatupad na enhanced quarantine ng gobyerno kasunod ng banta ng kumakalat na malubhang sakit. Kahit ano paman ang kabutiang nagawa mo ay may mga bashers pa din na pumupuna sa iyo o di kaya yung taong tinatawag na may crab mentality. Kumbaga sa Tagalog ay utak talangka. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng utak talangka? Ganito kasi yan. Kung nakakita ka na ng mga talangka, halimbawa sa isang balde na maraming talangka, ang gawain kasi ng mga talangka ay kapag umaakyat sila para makaalis sa balde, ay siya ring hila pababa ng iba pang mga talangka para makaakyat din sila. Ganyan na ganyan din ang mga taong may crab mentality.
alam naman nila na kapag may isang taong umunlad at nakaraos sa buhay, o di kaya'y may nagawang kabutihan, gagawa sila ng paraan para pabagsakin ang taong iyon. Parang ganoon na din ang nangyayari sa ating bida. Alam mo ba kung bakit? Kasunod kasi ng kasikatan ni Idol Francis ay may mga paratang at paninira na kumakalat sa social media tungkol sa kanyang pagkatao. Sa isang post ng netizens na nag-copy-paste ng mga text at ipinost din para daw maging aware ang publiko, ang nakasulat ay huwag na tayong basta maniwala sa fake news. Maraming manloloko sa panahon ngayon. Search facts first. This Leo Marcos is a fraud. Diba brothers Jude Ma at Romualdez at Jolo M. Romualdez? May nakalagay din na 16 na facts tungkol kay Francis Leo Antonio Marcos. Hindi ko nababasahin lahat at hindi na ako magbibigay ng komento o pahayag tungkol sa mga post na yan. Kayo na ang humusga. Kung sino man ang may pakana sa naturang post ay taong bayan na ang bahala sa inyo. May katotohanan man o wala ang nakasulat sa post, ang importante ay kung ano ang mga magandang nagawa ng ating bida. Ano man ang tunay na pagkatao ng ating bida ay hindi importante sa kanyang mga taga-subaybay at taga-suporta. Isa siyang buhay na bayani na may mabuting hangarin at ang kanyang impruwensa sa social media ay nag-udyok din sa iba na gumawa ng kabutihan. Sana ay maging inspirasyon itong si Francis Leo Marcos ng milyong-milyong Pilipino. Sana ay pagpalain nawa siya ng ating Panginoon. Dito ko natatapusin ang ating kwento. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, peace out! Na parang hindi na husgahan, pilit mong inayos ang iyong mga kasiraan, at hirap na dinanas mo nung ikay napagbintangan, pilit na binubuhay lumipas na nakaraan, ngunit talim ng pangil di sumugat sapagkat minulat kinagulat pagkalaglag ay nagalak, dumami mga historyang di kontento sa sapat, pero hindi pa rin tumigil tinodo ang pagsapa, binahagi ang lahat kahit sinangkot sa pangkat, niyakap inaruga mga ahas bagong balat, para sa bayan ng sintensya ang sikmura ay gumana, pati bayin nakalasag sa dibdib para sa hustisya.